Lumalabas sa isang pag-aaral sa United Kingdom na bumaba ng hanggang 50% ang hawaan sa bahay ng mga nakatanggap ng unang dose ng COVID vaccine. Patunay yan na malaking tulong ang mga bakuna, lalo't kapuna-puna ang hawaan sa loob ng bahay sa ikalawang COVID surge sa bansa. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pinakahuling datos, mahigit 33 million na ang nakatanggap ng first dose ng Pfizer o AstraZeneca sa United Kingdom. Mahigit 13 million naman ang nakakumpleto na. Pinag-aralan ng Public Health England ang household transmission ng mga nabakunahan na at kinumpara ito sa mga wala pang bakuna. Lumabas na mas mababa ng 40-50% ang hawaan sa bahay ng mga nabigyan ng unang dose ng bakuna kumpara sa mga hindi nabakunahan. Napigilan din ng bakuna ang COVID symptoms isang buwan matapos ang first dose. Kaya nabawasan ng hanggang 65% ang peligro sa kalusugan. Bagamat kailangan pa ng karagdagang pag-aaral, magandang balita ito sa atin. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, isang Pinoy na infectious disease expert, kahit pa karamihan ang nabakunahan sa Pilipinas, ibang brand ang gamit. Nitong ikalawang COVID surge kasi sa Pilipinas, napuna ang pagdami ng household transmission o hawaan sa loob ng bahay. Because you are asymptomatic, so less you view chances of aerosolizing it. Kasi wala kang ubo, wala kang sneeze, no? And then pangalawa, it may be possible that there's also an antibody produced there na it blocks the entry at the mucosa level. Sa Marikina, pumalo ng 47% ang household transmission. Posibleng ang nag-uwi ng virus, mga lumalabas para magtrabaho. Batay sa datos ng syudad, 23% ng kanilang kaso na hawaan sa lugar na pinagtratrabahuan. Kaya habang limitado ang supply sana raw, sabi ni Mayor Marcy Chodoro, i-prioridad na ang mga economic frontliner. Mas magandang strategy ay yung mga lumalabas, yung mga highly mobile, yung mga economically active, yung mga nagtatrabaho. Upang sa ganun, mawala yung problema ng kawalan ng trabaho, mawala yung problema ng kakulangan sa kinikita para sa pamilya. Mas practical na sila ang unang mabakunahan. Dahil kung ang limitasyon ng bakuna ay naririyan. Pero wala pang supply ng bakuna para sa kategoryang A4 kung saan kabilang ang economic frontliners. Limitado pa nga ang supply para sa mga A2 o senior citizen at A3 o may comorbidity. Sa ngayon, ayon kay Dr. Solante, dahil sa tindi ng kakulangan sa supply ng bakuna, tama lang na mauna muna ang mga senior citizen at may comorbidity dahil sila ang tinatamaan ng severe COVID na humahantong sa kamatayan. Nakampante ang 80 anyos na si Lola Encarnacion sa dagdag proteksyon laban sa COVID. Pero sana raw, pati mga kasama niya sa bahay, mabakunahan. Wala pa siyang bakunahan. Paano niya? Kailan pwede? Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.